Madiling pa nga lang ay bumiyahe na kami, gawa nga ng Makiki birthday kami ngayong araw na to. At kung pamilyar nga sa inyo itong lugar, ay oo, hindi kayo nagkamali. Sa may Aurora province nga kami gagawi. Nagutom na nga lang kami sa may daan, kaya napagdesisyonan muna namin kumain dito sa may tabi. Oo mga mare, nagbaon na kami para tipid. At pagkatapos nga namin kumain, ay dumiretso na ulit kami sa biyahe, gawa nga ng pupunta pa kami ng kasiguran. At aba, nakakita ako ng bata sa may likod, nagsiswimming na. At malayo-layo pa nga itong biyahe namin. Para sa mga nagbabalak ngang pumunta dito at may nagchat sa akin, tinanong kung ilang oras ang biyahe namin. Mga mare ay parang 3.5 hours pa kapag walang stopover. From Dinadjawan to Kasiguran pa lang yung 3.5 hours, ha? Kaya kung hindi nga kayo nagmamadali at gusto nyong makakita ng magagandang beach, ay pumunta na kayo dito. At dito nga kami nag-check-in, mga mare. Dito kami magpapalipas ng gabi sa may Hillside Resort dito sa may Barangay Kulat, Kasiguran, Aurora. Yes, pool lang ang meron dito sa may hotel na to at malayo pa nga daw kami sa may beach. At pagdating nga namin dito ng bandang alas 11, excited na mag-swimming ang kambal. Kaya binihisan ko na sila ng kanilang pang-swimming at kami ngay tumambay muna sa gilid ng pool. At di nga mawari ng Ate Alika kung magsiswimming siya o hindi, gawa nga ng bakit daw kumukulo yung tubig. Kaya napagdesisyonan namin pumunta na lamang kami sa may beach at dun na lamang kami maligo. At parang 8 to 10 minutes drive nga muna bago makarating dito sa may Kasapsapan Beach. Pinili nga naming magstay sa may resort, gawa nga nang dun namin isa-celebrate ang second birthday ng Madam Hailey. O kita nyo naman, madam na madam. Wow. Sa mga nagtatanong kung maganda nga ba talaga yung mga beach dito, ay wala akong masabi kundi oo. Ang linaw nga ng tubig, tapos ang mga buhangin, apay kay pipino. At tsak nga namang mag-e-enjoy ang bawat sino mang magpupunta dito. Ikabayatan nga rod, ang magmagnaakit, adapa itinakitak amalukong. Panangatamit ting kabel da jay, igado, when no kinilaw nga kurita. Yet supportive nga rod ni birthday girl dito yung vlog ko, kita nyo met. Hindi joke mat nga rod, biit, tibagbagik, nga baka mauma kayo sa ngustong. Tignan nyo na lang itong dalawang mag-ante. At sila nga yung mga taong nagpupunta lang ng beach para mag 80% pictorial and then 10% ligo. Isa pa nga tong mga to. At sa mga ganitong pagkakataon nga ay napakasarap lang magmuni-muni. Kaya nga naman napag-isip-isip namin bumalik muna sa may hotel, gawa nga ng kailangan pa namin mag-decorate para sa may party. At ang Tito Marty, Tanena, Ate Donnie, Ate Ems at Kuya Jeff nga ang nakatoka sa may backdrop. At humirit nga ang Ate Ems na videohan ko daw siya, gawa nga ng kasama na daw niya ang kanyang diyosawa. Para nga naman ma-enjoy nila ang nilang pagde-decorate ay dapat may kumakanta. Hindi ko na nga rin na-videohan lahat ng mga kaganapan ng gabing iyon, gawa nang na-memoryful ang aking phone. At natulog na ako nung maaga ng mga gabing ito, gawa nga nang wala pa akong pahinga. At nang umaga na nga ay parang kesarap namang humigop netong sabaw ng mainit na pinapaita. Habang ako nga ay sumasandok, abay may napansin ako. Wen, dito yagot ang makakatawa ta sinuratan dati bago o ngamin nakakabil mo dito'y bote itimang tumas. At baka sakali nga po palang matanong nyo, opo, kami nga rin po ang naghanda at nagluto ng mga pagkain namin. Sa mga pagkakataong ito ay gusto na nilang magpa-video at magpa feature sa aking vlog. At sila naman ang dakila at masayahing lovebirds. Sa lahat nga ng nag-breakfast ng umagang ito ay ang tita nene pa lang ang nakita kong fresh. At kumaway nga ang nanay Zenny sa aking vlog. At siya naman daw ang umubos nga sa may pinapaita. At itinali ko na nga ang buhok ng kambal, gawa nga nang kami pupunta na sa may beach. Di ba nakakatawa naman talaga ang may anak na babae, gawa nga nang meron kang pinupunggos. At sa mga ganitong pagkakataon ay kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Nag-empake na nga rin pala kami, gawa nga nang mag-check out na rin kami at didiretso na kami ng beach. Pagkaalis nga namin ng hotel ay dumiretso kami sa may fishport, gawa nga nang bibili kami ng mga isda. At natutuwa nga ang puso ko, gawa nga na nakakita ako ng iba't ibang uri ng isda. At eto nga na naman ang Ate Ems at ang Ate Donnie, natuwang-tuwa sa kanilang hawak ng mga lobster. At siya na nga ang nag-shoutout sa sarili niya. Ma-shoutout kami manin dito yung vlogs talaga. At Diyos ko, nakita ko nga ang kambal, abay binubulag ang isda. At hindi ko nga natanong kung anong pangalan ng isdang to, pero mukha siyang nakakatakot. Hindi ko rin alam ang pangalan nitong isa, pero tatawagin ko na lang siyang unicorn fish, gawa nga nang meron siyang sungay. At dito nga naman ako natuwa sa isang to, gawa nga na ang cute-cute niya, parang wala siyang bunga. At na-amazing ako dito sa pusit na to. Abay, kalaki niya. Parang napanood ko lang dati yung ganito kalaking pusit sa vlog ng isang vlogger dito sa Facebook. Pero ngayon, nakakita na rin ako. At talaga nga namang nagkukusilap ang mata. At isa pa nga lamang dagat ang pumukaw na naman sa aking atensyon. At walang iba kundi itong ang giant clamshell. At nasabi nga ng ate na nagtitinda na maaaring maputol ang daliri mo kapag hindi mo ito nabuksan ng maayos. Nakita nga rin pala kami ng ar-arusep at sa pagkakaalam ko ay kahit kakakuha mo pa lamang dito ay pwede mo na siyang kainin. Gustong-gusto ko ang tikman ng mga pagkakataong iyan, pero naisip ko buntis pala ako, hindi pala pwede. Gandang ganda talaga ako dito sa beach na napuntahan namin dito sa may Kasapsapan. Bukod nga sa ang linaw ng tubig, pinoy yung mga buhangin, napakakalmado din ng mga alon. Kaya kung napanood mo itong vlog ko at nagbabalak ka na rin pumunta dito, may available na din silang mga kubo, may kuryente, at kung pagkain ang hanap mo ay pupwede ka rin magpaluto. O para makatibid kayo ay magbaon na lang din kayo.
At sa mga pagkakataong ito ay nasa Dinadjawa na kami at pabalik na kami ng Santiago. At nag-usap-usap nga kami na kapag kami nakarating ng Natipunan ay hihinto kami at kami nga ay magpapapicture sa mga katutubo nating Aita. At eto na nga sila, nakakatuwa lang. At yung mga halamang mga nakikita nyo nga ay kanila palang tinitinda. Kaya't isa lamang sila sa nagpapatunay na ang Pilipino nga ay masigasig, paparaan, matyaga, masipag at higit sa lahat ay matatag sa anumang hamon ng buhay. At sana'y ganun nga rin tayong lahat. O siya, ituloy na nga natin ang biyahe at kailangan na rin nating mag-stretch. May nahilo na nga din siguro sa biyahe. Gawa nga nang meron ng gumagawa ng lugaw sa may gilid ng daan. Oh, ano nga Rudon? Bye!